Magandang araw, mga kayanita. Tunghayan po natin ang kwento ni na Anton at Audrey na pinamagatang His Secret Chubby Wife. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video at pakiclick na rin po ng subscribe button. Ganun din po ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nasa balkonahe si Audrey nang marinig niya ang paparating na kotse na minamaneho ni Manong Boy. Excited siyang salubungin ang asawa dahil na rin paghapon silang hindi nakita. Kanina kasing umaga, nagmamadali itong magtungo sa pupuntahan at siya din naman ay dumating na si Arnel para siya isunduin. Ngunit pumarada na ito sa parking space ng kanilang bahay. Napakunot noo siya nang makitang hindi lamang ito at si Manong Boy ang magkasama. May kasama itong isang babae. Medyo napataas siya ng kilay nang makitang inalalayan ito ni Anton. Kaya agad siyang napalapit sa mga ito. Asawa ko, sino siya? Kunot noon tanong ni Audrey. Animo nagulat pa si Anton nang marinig ang kanyang boses dahil mabilis itong nabitawan ang kamay ng babaeng hawak-hawak nito. Oh, asawa ko, si Lani. Nakisabay siya sa akin dahil dito na pala siya tutuloy sa atin. Hindi ba sinabi sa iyo ni Nani Sally? Kandautan ng wika ni Anton. Lani? Wow! Ikaw na ba yan? Grabe, lalo kang gumanda. Nakangiti ng bulalas niya. Ang kunot noo ay napalitan agad ng kasiyahan na makilala ang dating kalaro. Yeah, at ikaw, lalo kang, you know, grabe, mukhang napabayaan ka yata sa kusina. Tumatawang wika ni Lani. Wagas pa akong tumawa, yung tawang walang pagpipigil. Napansin niya ang pagkunot noo ni Anton habang nakatingin dito. Oo, masarap kasi ang luto ni nanay. Wika na lamang ni Audrey. Hindi na pinansin ang painsultong pagpunan nito. Sa bagay, nakakamiss na rin talaga ang mga luto ni tita. Wika nito. Medyo social na ito kung tawagin si Nanay Sally. Samantalang dati, ang tawag nito ay Tiyang. Sa bagay, taga Maynila na naman ito, kaya baka nasanay na sa ganoong tawag. Napakalayo na ng itsura nito sa dati nitong itsura. Morena pa rin ito pero halatang alaga ang balat. Dahil makinis iyon at medyo mapusyon na rin, hindi katulad ng dati na talagang maitim. Napakasexy nito at halatang sunod sa luho ang katawan. Maging ang pananamit nito ay sunod na sa uso. Ayun nga lang, medyo bulgar ang way nito ng pananamit. Halos lumawa na ang malusog nitong dibdib. Maging ang shirt nito ay nakikita na ang kulay ng panloob nito dahil sa maiksi na nga ay punit-punit pa ang design. Labas din ang flat tummy nito. Medyo nakaramdam tuloy siya ng pagkaingit at pagkailang. Kasi naman, kung ikukumpara mo sila, ay talagang wala siyang panama dito. Tuloy ka! Inihanda na ni nanay ang room mo. Doon ka sa may gilid sa room sa katabi ng lola, ng room dati. Nakangiting wika ni Audrey. Ha? Bakit doon? Hindi ba iyon yung pinakamaliit na room dito? Iyon yung pinagamit sa akin noon ni tita noong maliliit pa tayo, di ba? Hindi ba pwedeng share na lang tayo ng room? Malaki naman ang room mo eh. Wika ni Lani sa maarating paraan ng pananalita. Medyo napataas naman ang kanyang kilay sa sinabi nito. Parang napaka-demanding naman yata nito dahil namimili pa ito ng room na gagamitin. Kahit sana sa guest room na lang kung ayaw mo akong cashier, Audrey. Wikang muli ni Lani. Nako, pasaway kang bata ka. Saway dito ni Nanay Sally na nakalapit na pala sa kanila. Pasensya na kayo mga anak. Parang hindi nyo naman alam ang kamalditahan nitong pamangkin ko. Wika naman sa kanila ni Nanay Sally. Okay lang naman po nanay. Kung nais po niya sa guest room, ay hayaan na lang po natin. Total naman po, wala tayong inaasahang bisitang darating. Wika naman ni Anton. Ay wow, sabi ko na nga ba,
At iyon din ang nais ni Anton. Thanks, Anton. Super bait mo talaga. Maharot na pasasalamat ito kay Anton na ikinakunot naman ng kanyang noo. Akmang lalapit ito kay Anton, pero lumapit sa kanya si Anton at hinalikan siya sa labi. Halika na sa loob, asawa ko. Ayaw nito sa kanya. Nakita naman niya. Tila nang gulat si Lani sa ginawa ni Anton. Manong boy, pakibuhat na lang po ng gamit ni Lani. Pakipasok na lang po sa guest room. Wika naman ito kay Manong boy. Eh sige po sa niya rito. Ako na po ang bahala dito. Sagot naman ito. Manong boy, may nakakalimutan ka po yata. Nakangiting wika ni Anton sa driver. Ay sige Anton, ako na ang bahala. Kakamot-kamot na wika nito. Salamat naman po. Huwag niyo na po akong tatawagin sa inyo rito. Di ba po sabi ko sa inyo na ayaw ko talaga ng ganyan. Pamilya na po tayo, kaya parang tatay ko na rin po kayo. Nakangiting wika ulit na Anton kay Manong boy. Napangiti naman siya. Talagang hindi mapagmataas at matapobre ang kanyang asawa katulad ng kanilang lola. Napansin niya sa gilid ng kanyang mga mata na masama ang tinging ipinupukol sa kanya ni Lani. Pero bago pa niya ito sitahin, ay naaya na siya ni Anton na pumasok na sa loob ng bahay. Pagkapasok na pagkapasok nila sa kanilang silid na mag-asawa, ay agad siya nito siniilang halik sa mga labi. Pasabay talaga ang kanyang asawa. Anton, mag-snack ka na muna kaya doon. Hindi iyong magpapasaway ka na naman dito. Natatawang wika ni Audrey. Bakit naman? Namiss kita eh, wika nito. Saka muling sinakop na naman ang kanyang labi. At siya namang misis na marupok ay nadarang na naman na masusuyong haplos at halik sa kanya ng asawa. Nang makapagpahinga sila, nagpa siya na silang lumabas sa kanilang silid para makapagmerienda. Tumawag sa akin ang mama mo, Lani. Naglayas ka daw sa inyo. Narinig nilang wika ni Nani Sally na noon nasa dining room kausap si Lani. Sino po ba hindi maglalayas doon, tita? Yun po kasing bagong asawa ni mama. Kunting na akong babuyin. Mabuti na nga lamang po at nakatakas ako. Kung hindi, baka dalawa kami ng mama ko na bababuyin niya. Galit ang wika ni Lani. Nagkatingin na naman sila ni Anton. Pinabuti nilang hindi na muna pumasok sa dining area para makapag-usap pa ng maayos ang magtiyahin. Ano? Aba, napakahayop naman pala ng lalaking iyon. Aba, bakit hindi yun palayasin ang nanay mo? Mataas na ang boses na wika ni Nanay Sally. Ganun ho talaga eh. Mas mahal niya ang lalaki niya kaysa sarili niya anak. Kaya mas mabuti pang lumayo sa mga yon. Kaya nga ho ako tumawag sa inyo. Nahihiya naman po ako kasi doon ako sa kaibigan ko nakituloy. Ito kasing si Mama. Binenta pa ang bahay at lupain namin. Kaya ayan, wala akong matitirahan ngayon. Mabuti na lang, pumayag si Anton. Nandito muna ako tumira. Wika ni Lani sa tiyahin. Oo naman, mababait naman na mag-asawang iyan. Kaya magtinuka. At kapag naipaayos ko na yung bahay ko doon, sa loteng na ipamana sa akin ni Doña Cecilia, pwede ka nang doon tumira. Pansamantala, dito ka muna. Kaya tumulong ka muna dito sa mga gawaing bahay. Para naman, hindi nakakahiya sa kanila. Wika ulit ni Nanay Sally. Tita, hindi naman po ako nagtungo dito para maging tsumay eh. Sa itsura ko po bang ito, mukha ba akong tsumay? Kainis. Mataas ang boses na wika nito. Saka narinig nila ang mabibigat na yabag ni Lani na papalapit sa kanila. Bahagya pa itong nagulat nang makita sila. Kung todo, simangot kanina, tila biglang umamong tupa ang oras nito. Pasensya na Anton ha. Nakakainis lang kasi si tita. Pero hayaan mo, tutulong din ako kahit paano sa gawaing bahay. Tila nahihiya nitong wika sa kanyang asawa. Pero sa kanya, ay parang wala itong pake. Kung ano ba ang kanyang maramdaman. Okay lang naman Lani. Kahit wala ka namang gawin dito sa bahay, may ilang katulong naman dito si nanay. Kaya hayaan mo na. Huwag ka nang kumilos dito sa bahay. Wika naman ng kanyang asawa na nabubulol pa. Napakulot noon siya. Kailan pa ito nabubulol-bulo ng ganoon sa harap ng ibang babae? Dati nga halos supal pa rin lamang siya nito at sa ibang babae hindi nito close. Sa pagkakatanda niya, noong maliliit pa sila, hindi naman close sa mga ito.
Palagi pang ang galit dito si Anton, katulad niya. Dahil mukha din itong hindi naliligo noon. Medyo nakaramdam siya ng konting kaba. Huwag naman sana, wika ni Audrey sa isipan. Isang linggo nang nakatira sa villa si Lani. Nasunod nga ang gusto nito, ang guest room, ang inukupan nitong kwarto. Nanibago si Audrey dahil sa lahat ng ginagawa nila mag-asawa ay palaging nakabuntot si Lani. Maging sa everyday routine nila na jogging ay talagang sumasabay pa ito sa kanila. Medyo nahihiya na nga siya sumabay dahil ito ang pinagtitinginan ng mga taong nadadaanan nila. Napaka-sexy nga naman nito sa jogging attire nito. Tingin ng paghanga ang pinupukol dito ng lahat. Pero pagdating sa kanya, halata ang pagkadismaya at pinsultong tingin sa kanya. Pero ang kanyang ikinatuwa ay hindi siya pinababayaan ni Anton. Ito pa nga nagpupunas ang kanyang pawis at mukha namang hindi ito apektado sa kaseksihan ni Lani. Napapansin niya na may kakatuwang ginagawa minsan si Lani, pero baka naman guni-guni lamang niya ang lahat ng iyon. Minsan kasi nahuli niya itong malagkit ang tingin kay Anton. Ngunit na makita siyang nakating dito, isinamaan siya ng mukha. Kakaiba din ang aura nito kapag sumasalubong sa kanila sa tuwing uuwi sila galing sa school ni Anton. Parang sinasadya nito magpaganda at palagi din itong mabango. Pero baka naman napaparanoid lang siya kaya kung ano-ano ang kanyang naiisip. Kaya lang, kapag nag-uusap na ang dalawa tungkol sa mga racing at lalo na sa motor, ay na-out of place talaga siya. Di wala siyang masabing kung ano sa pinag-uusapan ng dalawa. Kaya kadalasan, ang ginagawa niya, lumalayo na lamang siya sa dalawa. Katulad ngayon, ang lakas pa ng tawanan ng dalawa kapag nagkukwentuhan ng mga ito. Imbis na papunta sana siya sa sala, pinabuti na lamang niya magkulong sa kanyang silid. Maging sa pagkain, umapapel din si Lani. Minsan ito pa ang nanggalagay ng ulam at kanin kay Anton. Inis na inis siya ng time na iyon. Parang gusto na nga niya ipamukha dito na siya ang asawa. Kaya siya ang dapat gumagawa niyon. Kaya lang, nahihiya naman siya kay Nanay Sally. Baka magtampo ito kapag inaway niya si Lani. Nasa terrace yan nang lumapit si Lani sa kanya. Si Anton ay umalis ang time na iyon dahil inaya ng kanyang mga katropa na maglaro ng basketball sa may sentro. Naisa nang sumama ni Lani, pero hindi ito pinayagan ni Anton. May gana pa nga itong magtampo. Parang mas malalapas sa kanya ito kung magtampo. Akala mo ay girlfriend o asawa. Hoy Audrey, anong ginamit mong gayuma para pakasalan ka ni Anton? Alam mo, unang araw ko palang malaman na mag-asawa na pala kayo, hindi ko talaga lubos maisip kung paano nangyari at paano si Anton ay tila ipinapangalandakan pa sa akin asawa ka niya. Ha, maluloka na nga ako sa kakaisip eh. Napakataba mo, pangit pa. Tapos si Anton, napakapogi. At talaga namang kahit sino ay magkakagusto sa kanya. Tapos, sa'yo lang siya napunta? Gosh, alam mo Audrey, siguro kung wala ka lang sa buhay niya ngayon, baka may in love pa sa akin si Anton. Tsaka, di hamak naman na mas bagay kaming dalawa, no? Pinsultong pahayag ni Lani. Lani, naririnig mo ba sinasabi mo? Bakit ka ganyan? May pinakita ba ako mali sa'yo? Saka bakit tila may iba kang hangarin maliban sa pagtira mo ng libre dito sa bahay? Aba, konting kahihiyan naman Lani. Hindi kita pinapatulan dahil kay nanay. Pero kung ganyan ka, baka hindi na kita matansya. Matikas ang boses na wika ni Audrey. La, grabe. Nasindak naman ako dun ah. Wika nito, saka malakhak na malakas. Char lang yun Audrey. Binibiro ka lang eh. Masyado mo namang siniseryoso. Tumatawang sabi nito. Napailing na lang siya. Ayoko magkaproblema tayo Lani. Kaya kung may binabalak kang masama, please, itigil mo na yan. Kasi kahit pa magalit sa akin si nanay, hindi kita uurungan. Seryosong wika ni Audrey dito, saka nagpa siyang iwan na lamang ito. Ha, tingnan natin. Hindi ko naman sasayangin ang panahon ko para mag-stay sa probinsya na ito kung hindi dahil kay Anton. Noong una, bala ko talagang makita na lang muna. Pero dahil buhay pa rin siya sa ako dito,
gusto ko na mag-stay at magagawa ko lamang iyon kung mapapaalis kita. Galit ang wika ni Lani habang masamang nakatingin sa papalayong si Audrey. Samantala, ilang araw nang gulong-gulo si Anton sa kanyang nararamdaman. Batid niya, mahal niya si Audrey. Pero ang lakas talaga ng dating sa kanya ng pamangkin ni Nanay Sally. Lalo pa, at lagi niya itong nakikita ang malagkit ang mga tingin sa kanya. At kapag nahuli niya ito, lalo pang papalandiin ang ora. Hindi na nga niya alam. Minsan, inilalabas pa ang dila sabay kagat labi. Mukhang sinusubok talaga yata siya nito. Lalo na, nang sabay ulit silang nagtungo sa lugar kung saan sila nagkarera ng motor. Hindi siya agad-agad nadadala sa mga ganoong style ng babae. Pero sa kanyang tingin, ay hindi siya sigurado sa isang ito. Nagmotor lamang sila noon, patungo sa lugar, dahil nagkataong nagtungo sa bayan si Nanay Sally at nagpasama kay Manong Boy. Si Audrey naman ay maagang umalis dahil sinundo ni Arnel. May practice kasi ang mga ito. Hindi naman niya alam na may balak pala itong sumama sa kanya. Umangkas ito sa kanyang motor at wala na siyang nagawa doon. Wala naman sanang problema sa pag-angkas. Ang problema ay ang kamay nitong malikot at kung saan-saan ang hawak. Una, sa kanyang dibdib na tila hinihimas pa iyon hanggang sa mapadako sa kanyang baywang ang kamay at doon naman naglumikot. Hindi pa ito nagkasya sa pagdamang sa kanyang abs. Talagang tila hindi ito nakatiis. Kaya ipinasok nito ang kamay sa loob ng kanyang t-shirt sabay tila hinalikan siya sa may tenga. Muntik pa nga silang madisgrasya dahil sa ginawa nito. Nang makarating naman sila sa racing area, halos hindi ito lumalayo sa kanya. Nahihiya naman siyang pagsabihan ito at baka sumama ang loob. Tapos, hindi ito bumibitiw sa braso niya. Sa bawat puntahan nito, kabuntot siya. At nang magtungo ito sa restroom, isang pagkakamali pala ang pagsang-ayon niyang iyon. Pagdating nila sa labas ng restroom, ay nagulat agad siya nang agad siya nitong hinalikan sa labi. Nagulat siya agad at hindi nakakilos. Pero hindi niya napaglabanan ang tukso. Tinugon din niya ng buong kapusukan ang halik nito. Inakay siya nito patungo sa CR at doon muli silang naghalikan. Akma pa itong luluhod. Ngunit bago pa man ito magtagumpay, ay agad niya itong pinigilan. Sa pagtingala kasi nito, ay ngumiti ito at mukha ni Audrey ang kanyang nakita. Natabig niya ito at agad na lumabas siya ng CR. Hinabol pa nga siya nito habang tinatawag ang kanyang pangalan. Pero hindi niya ito nilingon. Saka nagpa siya na lamang siyang umuwi at iniwan ang babae. Halos isang linggo pa lang ito sa kanila. Pero hindi na matahimik ang kanyang isipan. At simula na mangyari ang insidente iyon sa kanila ni Lani. Todo iwas na siya dito na mapagsolo sila. Pero hindi niya alam kung hanggang kailan niya kayang umiwas dito. Wow! Mahal! Grabe, sobrang laki na talaga ng ipinayat mo. Bulalas ni Anton na ikinasaya naman ni Audrey. Mahigit 15 kilos na ang nabawas sa kanya sa loob lamang ng isang buwang pagdadayet. Sobrang ikinatuwa talaga niya iyon. Hindi na siya nahihirapan masyado sa pagkilos, lalo na sa paglalakad at pag-exercise. Tila kinakaadika na nga niya iyon dahil hindi talaga siya pumapalya sa umaga at hapon. Sobrang thankful din naman siya kay Anton dahil todo support ito sa kanya. Napansin din niya hindi na ito madalas nakipag-usap kay Lani. Na dati-rati ay gilip na gilip pa ito sa pakikipag-usap sa babae. Lalo pa nga at tungkol sa motor ang topic. Kaya naman, naninibago talaga siya. Pero hinayaan na lamang niya ito. Ang importante ay sa kanya na ulit ang lahat ng focus nito. Sa bawat araw na nagdaan, lalo niyang damang-dama ang pagmamahal sa kanya ni Anton. Minsan na rin siyang napapayag nitong magtungo sila sa mall. Gusto nga sumama noon ni Lani, pero hindi pumayag si Anton dahil first date daw nila iyon. Sa bagay, yun nga lamang naman ang unang beses na mag-date silang dalawa. At laking tuwa niya nang makapagsuot siya ng large size na damit. Simpleng blouse at maong pants lang ang sinuot niya at saka rubber shoes. Doon lang kasi siya komportable, lalo pa. At puro bilbil pa rin siya. Kaya lang ang kagandahan ngayon
di na masyadong nangunguna ang kanyang tiyan. Dati kasi, puro leggings lang ang kanyang isinusuot at malalaking t-shirt dahil na rin sa kanyang katabaan at wala talaga magkasyang pants sa kanya noon. Kahit sa blouse na pambabae ay pulos, double XL ang size. Kaya naman talagang hiyang-hiya siyang lumabas. Puro bahay at school nga lang siya. Ikaw ba naman ang tumimbang ng 85 kilos? Buti na nga lang at mahigit 10 kilos na ang nabawas. Kaya naman ang kanyang timbang ngayon ay naglalaro sa 73 o 74 kilos. Hindi pa kasi ulit siya nagtitimbang. Kaya hindi pa talaga niya sigurado ang kanyang eksaktong timbang. Talagang sobrang laking tulong ng mga natutuhan niya sa mga tutorial video ni Doc. Sobrang effective talaga. At nagmasunod rin din naman kasi siya at porsigido. Kaya napakabilis ng naging pagbabawas niya. Nanood sila ng sine. Nilibot nila ang buong mall at inaya din siya ni Anton na mamili ng mga bago niyang damit. Pero karamihan ay yung mga size na hindi pa talaga niya kayang suotin. Advance na talaga ito at di pa nga niya alam kung kanyang kakayanin na umabot sa medium size. Pero hinayaan na lamang niya dahil ibig sabihin niyon ay malaki ang tiwala nito sa kanya na kaya talaga niya magpapayat. Nasa sala sila nung lumapit sa kanya si Lani. Nanonood siya ng Korean drama. Naliligo pa kasi si Anton kaya hinihintay niya ito dahil magsisimba silang dalawa. Dahil linggo noon, ngayon lang kasi sila makakapagsimba na magkasama. Kaya naman, excited talaga siya. Oh, nice! Talagang medyo malaki na ang nabawas sa taba mo. Pero konti lang, ang taba mo pa rin eh. Buti na lang talaga, hindi na uumay sa katabaan mo si Anton. Diret sa ang wika ni Lani. Ano namang problema mo sa katawan ko, Lani? Oo, payat ka. Bakit? Pinapakailaman ko ba ang katawan mo? Wika ni Audrey dito. Halata sa boses. Matinding pagkitimpi. Excuse me. Wala nang dapat baguhin pa sa katawan ko, no? I-compare ba naman ako sa bilbilin mong katawan? Iyak! Siguro lang talaga may pinainom ka kay Anton. Kaya ganyan siya sa'yo. Ang baboy-baboy mo, pero hindi niya magawang patusin ang isang maganda at sexy na katulad ko. Tinatanong ko nga siya. Palagi niyang sinasabi na ayaw niya magkasala sa'yo. Pero masarap kaya siyang humalik ah. Kaya naman, parang gusto kong maduwal. Kapag iniisip ko na ikaw ang hinahalikan niya, matari ng wika ni Lani. Anong sinabi mo? Nauutal na tanong ni Audrey. Bakit? Kailangan ko pa ba talagang ulitin lahat iyon? Matari na tanong ni Lani. Hais, ano ba yung pinapanood mo? Ang pangit eh. Pati ba naman sa papanoorin, kasing pangit mo pa rin. Wika nitong muli. Saka padaskuli nago sa kanya ang remote. Nakipag-agawan si Audrey dito. Gustong-gusto niya ang historical drama na palabas sa TV. Lani, ano ba? Akin na yung remote. Wika ni Audrey. Hoy, edi kuhanin mo kung kaya mo. Akala mo naman lahat ang gusto mo makukuha mo. Sampid ka lang naman dito sa villa. Akala mo kung sino kang umasta. Galit ang wika ni Lani. Pero dahil mas matangkad ito, nakuha niya ang remote sa kanyang kamay. Pero kinurot ito ang kanyang kamay. Lani, ano ba? Nasasaktan ako ha? Tumigil ka na nga. Ikaw pa talaga yung may ganang pagsalitaan ako ng ganyan ha? At manakit. Sigaw ni Audrey. Bakit ba ha? Gusto ko lang namang manood. Masyado kang madamot. Napakayabang mo. Totoo namang sampid ka lang dito ah. Mas mataas na ang boses na wika ni Lani. Pilit itong kinuha ang remote sa kanya. Pero nagmatigas siya. Hanggang sa nagulat na lang siya nang batukan siya nito. Hindi siya makapaniwalang gagawin nito iyon sa kanya. Oh, bakit? Lalaban ka? Sige, lumaban ka. O ano, ano? Pang-asar pa ni Lani sa kanya. Ayaw kasi niya itong patulan. Ayaw niyang may masabi sa kanya si Nanay Sally. Kaya lang, sumusobra na ito. Tumigil ka na, Lani. Kung hindi, isusumbong kita kay Nanay. Sila nauubusan ng pasensya ang wika ni Audrey. Ha? Ew, takot ang babay na to. Taba-taba mo, takot ka pala sa sexy na katulad ko. Sabagay, baka nga pala, hindi ka makaabot kapag tumakbo. Lalo pang pang-aasar nito, sabay halakak pa na malakas. Muli nitong tinangkang agawin sa kanyang remote at pinagkukurot muli nito ang kanyang kamay at akma pang sasapukin na naman siya nito sa ulo. Pero agad niyang nahawakan ang kamay nito
at agad na pinilipit iyon. Ouch! Aray, Audrey! Hayop ka, bitawan mo ako. Bobby ka talaga. Sigaw ni Lani. Ano? Hindi pala kita kaya, ha? Ang tagal-tagal ko na nagtitimpi sa'yo. Ngayon, sumusobra ka na. Kaya iyan ang bagay sa'yo. Galit ang wika ni Audrey. Saka itinulak niya ito na malakas. Napabalandra ito sa sahig. Napatama sa may divider na nandoon. Iyon naman ang naabutan ni Anton. Audrey! Sigaw nito na ikinalingon niya. Anton! Kasi si Lani! Di lang niya natapos ang sasabihin dahil agad siyang natigilan. Nang mabilis nitong daluhan ni Anton. Aba, anong nangyari dito? Wika naman ni Nanay Sally. Ano, ipapalapit na rin sa kanila. Okay ka lang ba, Lani? Anong masakit sa'yo? Napatama yata ang likod mo. Nag-aalala lang tanong dito ni Anton. Para namang pinipiga ang kanyang puso sa nasaksihan pag-alaala dito ni Anton. Siya itong may sugat sa kamay dahil sa matatalas at mahahabang kuko ni Lani na ipinangkurot sa kanya. Pero hindi nito iyon napansin kahit kita naman dahil maputi ang kanyang kamay. Lalo nang parang may kutsilong paulit-ulit na sumaksak sa kanyang puso. Nang yumakap dito si Lani habang umiiyak, umarte pa ang babae at tila nangihina at nilakasan pa ang pag-iyak. Animo, nagpapaawang masyado. Tahan na, Lani. Ano ba ang masakit sa'yo? Padalhin ka namin sa ospital. Saglit lang, ha? Wika ni Anton. Huwag na, Anton. Pwede bang samahan mo na lang ako sa room ko? Masakit lang naman ang kamay ko at likod. Umiiyak na pakiusap ni Lani kay Anton. Saka muling yumakap dito. Audrey, sorry ha. Gusto ko lang naman na manood ang movie eh. Hindi ko naman alam na sinusubaybayan mo lang pala yung palabas na pinapanood mo. Hihiramin ko lang naman sana yung remote. Sana sinabi mo na lang. Hindi yung basta-basta ka na lang magagalit dyan. Tapos, pinilipit mo pa yung kamay ko. Pinaghahampas mo pa ng kamay. Tapos hindi ka pa nasiyahan. Itinulak mo pa ako. Sorry Don kung nagalit ka. Pero huwag ka namang manakit. Umiiyak na wika naman ni Lani sa kanya. Saka mas nagpaawa pa ito kay Anton at yumakap dito muli ng buong higpit. Huwag kang gumawa ng kwentong barbero ka, Lani. Alam mo kung ano ang totoong nangyari. Ikaw ang nauna at hindi ako, sabi ni Audrey. Tumahimik ka, Audrey. Kitang-kita ko ang nangyari. Huwag mo nang itanggi. Kailan ka pa natutong manakit, ha? Singhal sa kanya ni Anton na hindi nga siya natapos ang pagsasalita dahil binara agad siya. Hindi agad siya nakapagsalita. Iniiwas niya ang tingin sa nagbabaga nito mga mata na nakatuon sa kanya. Pinipigil niyang hindi maiyak pero hindi na niya napigilan nang tumulo ng pusa ang kanyang luha. Napatingin siya sa kanyang kamay na may sugat at may bahid ng dugo. Itinago na lamang niya iyon. Ano bang nangyari sa inyo, Lani? Tanong naman ni Nanay Sally kay Lani. Si Audrey po kasi, tita. Nagsiselos po siya sa akin. Ang iniisip po niya, inaakit ko daw po si Anton. Hindi naman po ako ganoon, tita eh. Saka mahal naman po siya ni Anton. Alam ko po iyon. Dalhalata naman po. Kaya hindi po talaga sa remote ang dahilan kung bakit niya ako sinaktan. Hindi naman po ako lalaban sa kanya. Sumbong pa ni Lani kay Nanay Sally. Nanay, hindi po totoo ang sinasabi ni Lani. Wika ni Audrey na hindi na natapos ang sasabihin. Hinawakan kasi niya ito sa braso. Pero iwinaksin nito ang kamay na unang beses na ginawa ni Nanay Sally sa kanya. Hindi magandang manakit ka ng kapwa mo, Audrey. Lalo pa at dahil lang naman sa selos. Kung ganyan mo lang tratuhin ang pamangkin ko, isinabi mo sana agad na hindi ko na siya pinatuloy dito. Galit na pahayag ni Nanay Sally. Doon natuluyang napahagulgol si Audrey. Unang beses na napagalitan siya ng ganoon ni Nanay Sally. Muli niyang hinawakan ng kamay nito pero iwinaksin itong muli saka tumalikod na. Si Anton naman ay tumayo na para alalayan si Lani na alam naman niyang nag-iinarte lang. Inalalayan nito ang babae at nilampasan lamang siya ng dalawa. Ni hindi man lang tumingin sa kanya si Anton. Susundan na lamang niya ito ng tingin. Pero nilingon siya ni Lani at tila demonyo itang umisi pa sa kanya. Siya naman ay tila nauupos na kanilang napaupo na lamang sa sofa at doon siya umiyak ng umiyak. Kahit mga mahal niya ay walang nais maniwala sa kanya nang dahil lamang sa kasinungalingan ni Lani. Parang binibiyak ang kanyang dibdib dahil sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Alam ng Diyos
na wala siyang kasalanan. Pero ang totoo may kasalanan. Ito pa ang kinampihan ng kanyang asawa at ang kanyang nanay Sally. Sobrang sakit lang isipin. Pero wala siyang magagawa. Magaling umarte si Lani. Ang magagawa na lamang niya ngayon ay ang umiyak ng umiyak hanggang sa gumaan ang kanyang pakiramdam. Hahayaan na lamang niya ang mga ito. Mahirap ang paliwanag sa mga taong sarado na ang utak. Dito na po nagtatapos ang part 29 ng ating kwento. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.